Hi everyone, welcome ulit dito sa aking channel. I hope naging maayos ang mga araw nyo ngayon. Medyo gumaganda-ganda na rin yung takbo ng pandemya ngayon. Sana nga magtuloy-tuloy na ito para makapamuhay na uli ng normal ang lahat ng mga tao sa mundo. Pero habang abala naman ang mga tao sa Pilipinas dahil sa darating na eleksyon, may giyera na namang nangyayari sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ipagdasal po sana natin na makauwi ng maayos, lalong-lalo na yung mga OFWs na nasa Ukraine ngayon. Although may iilang mga OFWs na nandoon na pinili nilang manatili na lang sa Ukraine, siguro for their personal reasons. Ipagdasal natin na sana wala ng buhay na malalagas pa dito sa gerang nangyayari between sa dalawang countries. At sana magkasundo na rin uli sila. Sa ibang panig ng ating mundo, gumaganda na rin yung takbo ng pandemya, except for some countries, katulad ng Hong Kong, na sa palagay ko ay medyo tumaas yung mga kaso doon. Pero ganun pa man, hindi pa rin tayo pwedeng magkumpiyansa. Kailangan sundin pa rin natin yung mga tamang health protocols. Siyempre ayaw pa rin nating magkasakit dahil hindi pa naman sinasabi na wala ng pandemya. Kaya mas mabuti pa rin yung nakakasiguro tayo na ligtas tayo. Again, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and pakiclick nyo na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated every time meron akong mga bagong videos na ina-upload dito sa channel ko. From indie movies, nabigyan na rin ng break si Migs Molino na mapabilang sa isa sa mga cast ng pelikulang 40 Days na pinroduce ng Comguild Productions. Itong Comguild Productions ay maituturing na isang major film studio. Yung mga indie movies kasi ay mga independent films or short films na pinuproduce outside the major film studios. Usually kasi pag sinabi nating indie films, ito yung mga low-budgeted films. Kadalasan nga yung mga big stars, pag bumibida sila sa mga indie films, hindi sila nagpapabayad na. Kumbaga parang tulong na lang nila ito sa mga talented directors na gustong mag-produce ng mga independent films. At itong mga independent films, hindi ito pinapalabas usually sa mga major theaters. Usually, sa mga limited theaters lang ito or mga independent theaters. Pero itong pelikulang 40 Days na kung saan isa sa mga cast si Migs Molino, hindi ito indie film. Ito ay isang production ng isang major film studio. Pero masasabi nating accidental actor lamang yung pagkakasali ni Migs Molino dito sa pelikulang ito. Dahil ayon nga sa kwento niya, base sa interview ni Mr. Assis sa kanya, doon sa premiere ng pelikulang 40 Days, supposedly daw may gagawin siyang charity vlog sa Pola Mindoro. And kailangan niyang makipag-coordinate sa mayor ng Pola Mindoro na si Mayor Ina Alegre na isa ring artista. Itong si Mayor Alegre ang bida dito sa pelikulang 40 Days. So nung magkausap daw sila ni Migs Molino tungkol dito sa gagawing charity vlog ni Migs sa Pola Mindoro, in-offer sa kanya ni Mayor Alegre na mapabilang bilang isa sa mga cast ng pelikulang 40 Days. At ito ang naging daan para mapabilang nga siya sa pelikulang yun. Panoorin natin yung interview ni Mr. Assis sa kanya. Parang ano mo to? Parang big break? Ganun ba yun? Parang dumating na rin po yan. Kumbaga parang nangyari po dito sa 40 Days po na to. Mga panahon po na yun. Sa ngayon po kasi nagpa-vlog po. For the charity vlog po tayo ngayon. So mga panahon po na yun, kinausap po yung mayor ng Pola Mindoro dito para po sa charity na ipibigay natin para dito po sa kababayan natin na taga Mindoro. So ngayon po, dahil nga po sa pakikiusap nga po ni mayor, pinakausapan ko rin po siya na huminga ko ng tulong para sa kanya. Para maibigay po natin yung tulong na pwede po natin maibigay dito sa kababayan po natin. At nung time po na yun, nung nagpunta na po ako dito at na-distribute na po natin yung ating mga pinamigay, sa tulong na rin po ng ating mga OFW, mga Migs World, mga supporters sa mga kapuso, ang mga kakayatan po natin, sa tulong po nila na ibahagi po natin ang mga tulong na po para sa ating mga kababayan dito sa Mindoro. At nung time na po nila, after po ng mga project po namin dito, nakausap po si Mayor, nag-breakfast po kami, and then that time, saka po niya in-open na may movie po sila na ginagawa at hindi pa nga po tapos. So nung time ng umaga na po yun, nag-usap-usap kami kung pwede daw na isingit ako sa movie. Pero hindi ko in-expect din naman po na mapapabilang ako. So tinawag po ni Mayor si Direk Nilton regarding nga po sa movie para matuloy. On the spot po,
si Direk Buboy. Nag-direk yung mga agad dito sa Mindoro. Kinabukasan po, nag-start po kami uli ng movie. Okay. Ng 14 days. At so pa naman po, sa maghapon po ng samahan po namin, sabi nila, nagkapanan ko naman daw po. Okay. Pero sobrang thankful po ako. So yun yung nangyari po. Kaya po, napabilang po ako sa 14 days po. Oh, pero bakit parang may lumabas nun na parang ayaw mo daw, parang may offer sa yung GMA7 tapos ayaw mo raw tanggapin? Ah, hindi po. Sino po bang hindi papayag sa offer ng mga ganyan? Kung pwede nga lang po eh. Kung meron nga po, why not po? Eh, kada invite naman po nila sa akin, like for example, yung mga interview po, okay naman po ako, open naman po ako. At siguro po, yung lumabas po na yun, siguro yung panahon po ng Sandir Uge po, hindi po natin pwede pilitin yung nangyaring na pangyayari sa akin dahil hindi po talaga kinaya. Nagkatrakaso po ako, wala po akong boses, paus po ako. So, kung matest po ako, baka ma-ano po ako, Hindi, saglit lang. Baka ma-positive po tayo ng mga panahon niyo. Pero sinabi naman po nung sa kausap namin na alam na po, na-inform naman po namin yung mga nangyari na ganun pangyayari po. But hindi po totoo yun na ako po, sino po ba ako para mag-ano, mag-cancel ng mga ganyang bagay po. Eh, hindi ko naman po masasabi na ano ako sa larangan ng ganito, pero sobrang thankful po ako kung sakali man po na may mag-over po sa akin, why not naman po. Pero hindi po totoo yun na ako po ang nila. Eh, yung tungkol sa ano, na parang may nagbabawal daw sa'yo na parang gamitin yung pangalan ni Mahal dun sa mga interviews, mga ganyan. Ah, hindi naman po siguro. Siguro may mga tao lang din po talaga din na nagsasabi na respeto na lang din kay Mahal. At the same time po, siguro kailangan na rin po talaga na maglakbay ng tahimik ni Mahal. Kumbaga parang siguro yung iba naman po na nagsasabi, gusto din po na isama ko sa mga usapin si Mahal para maalala po nila. Pero kung ano naman po yung sitwasyon na nangyayari, wala naman po nagiging problema. Siguro nagkakaroon lang po ng misunderstanding po ang ilang mga supporters ko kung sino man po na nagsasabi po. Pero sa ngayon po, open naman po, pero may mga ilan po na hindi po open. Para mas maganda po, at least kahit pa paanin na natin si Mahal sa kanyang pupunta. Alam ko naman po na sa tamang direction siya. Tsaka ano, parang in fairness to you, dapat parang meron ka na rin sariling personality. Without the name, without her name. Siguro naman po, sa ngayon, more on pag-vlog naman po ang ginagawa ko usually ngayon. Pero hanggat maaari po, nakadikit na po sa atin. At nakadikit na po sa puso natin yan, sa puso mo. Yung tao na yan ang nagbigay din naman po sa atin ng pangalan. At hindi ko po ikinakaila yun. Sa mga nagsasabi naman din po na regarding po sa ganyan na nakilala ko yan sa ganyan na, siguro nangyari naman po, gawin na lang po natin na nagtulungan po kami dalawa para sa sarili. Individual? Opo. Hindi po, huwag po natin sabihin na dahil sa ganito ganyan, siguro ang ilan ganyan po ang iniisip. Pero as much as possible, mas maganda po isipin na lang po natin para mas maalwan, maganda sa kalooban po natin na nagtulungan na lang po. Okay. Diba po? Mas maganda na po yung isipin natin na tinulungan ako naman, tinulungan ko rin siya. Tinulungan ko rin kami sa ibang mga tao din. Pero siguro give and take na lang din. Opo na, oo, tinulungan ako sa mga. Kung hindi dahil kay Mahal, hindi rin naman po ako maaantay. So, okay lang naman po sa akin. Tanggap ko naman po yun. Kahit ano sabihin ng mga tao sa akin, okay naman po ako sa akin. Ang sabihin nila kung ganun yung nangyayari o kung ganun yung sila sabi para sa akin. Ayon sa nabasa ko, ang plot ng pelikulang 40 Days ay kwento ng isang babae na naglakad for 40 days para makauwi sa kanyang bayan sa Pola, Mindoro para makapiling ang kanyang anak at ang kanyang inang may sakit. Nangyari ito nung kasagsaga ng pandemya at merong mga lockdowns at quarantines na mahigpit na pinapatupad ng ating gobyerno. Bale, ang pinapakita raw dito sa pelikulang ito ay yung tapang at pagmamahal ng isang Pilipino na kahit sa gitna ng pandemya ay hindi pa rin natin kayang pabayaan ang ating mga pamilya. So yun yung nabasa ko kung ano yung pelikulang 40 Days
nakasama si Migs Molino. Although hindi ko alam kung ano ang nagiging role niya dun sa pelikulang yun. But anyway, dun sa napanood nating interview ni Mr. Assis sa kanya, napakaganda ng mga sagot ni Migs Molino. Lalo na nung tinanong siya ni Mr. Assis tungkol sa intrigang kumakalat na hanggang ngayon ay hindi mamatay-matay na sinasabing kung hindi daw dahil kay Mahal ay hindi siya sisikat. Ito yung isang intriga na sa tingin ko na kahit sino ang mapagsabihan ng ganito ay talagang masasaktan. Pero napakamaayos ng pagkasagot ni Migs Molino sa tanong na ito na may paggalang at wala ako nakitang bitterness kahit pa sa mga bashers niya. Sang-ayon ako sa sinabi niya na ang namagitan sa tandem nila ni Mahal ay pagtutulungan at hindi gamitan. As far as I can remember, bago pa ang tandem nila, may kanya-kanyang channels na sina Mahal at Migs Molino. Pero hindi ito kasing click nung nagka-tandem na sila. At nakabuo rin ng sariling fans world yung tandem nila, yung Ma Migs. Isa itong patunay na mas naging successful sila sa social media nung mag-tandem na sila. Meaning, nagpapatunay rin ito na two heads are better than one. Yung tipong hindi magiging mas click kung wala yung isa sa kanila. At ito yung nakikita kong resulta ng tandem nila. Mas minahal kasi sila ng mga fans nila nung magka-tandem na sila. At hindi ko rin masasabing may gamitang nangyari dito sa tandem nila dahil sa tingin ko naman, pareho naman silang nakinabang dito. Para kasi nung magka-tandem na sila, parang naging isa na sila. Yung tipong may kulang kung wala yung isa. Kahit nga lang sa mga interviews nila, hahanapin talagang isa kung wala ang isa sa kanila. Nakakalungkot nga lang talaga at maagang nawala si Mahal at ngayon ay solo na nga si Migs Molino. Pero alam din natin na bata pa naman si Migs Molino sa edad niya at may bukas pa siyang haharapin. Kaya tama rin na hindi niya dapat itigil yung buhay niya dahil sa pagkawala ni Mahal. Again, life must go on, sabi ko nga. Maganda rin yung sinabi ni Migs Molino sa interview na kahit ano man ang mangyari in the future, mananatiling nakaukit na sa puso niya si Mahal. At sinabi rin niya na kahit ano pang intriga ang ibabato sa kanya, tulad ng intriga na nagsasabing sumikat lang siya dahil kay Mahal, tinatanggap niya ito at in-acknowledge. Simbolo ito ng isang taong mapagkumbaba. Siguro para din kay Migs Molino kung ito ang ikakatuwa at ikakatahimik ng mga nangiintriga sa kanya, then so be it. Dahil siyempre, alam ni Migs Molino rin siguro na mas kilala niya yung sarili niya at mas alam din niya yung lalim ng pinagsamahan nila nang namayapang si Mahal nung nabubuhay pa ito. Well, sana nga matigil na ang usapin na ito. Let Migs Molino live his own life. Hayaan na sana natin siyang magpatuloy ng kanyang buhay nang wala na si Mahal. Kasi ang buhay naman natin ay hindi nagtatapos sa pagkawala ng isang tao o mga taong mahal o malapit sa atin. Nasa puso kasi yan, yung pwesto ng mga taong mahal natin na sumakabilang buhay na kahit patumanda tayo ay mananatiling nakaukit yan sa mga puso natin. Hindi yun nakikita sa kung gaano tayo kasaya o gaano tayo kalungkot o kung ano ang ginagawa natin araw-araw. Dahil ang pangungulila at pagmamahal ay nasa puso at isipan natin. Kaya sana kung may nakikita man tayong isang tao na nagsasaya, kahit dapat sana ay nagdadalamhati pa siya, huwag sana natin siyang husgahan. Dahil hindi naman nababasa sa kilos ng isang tao ang totoo niyang nararamdaman. Again, nasa puso at isip ito. We will never know kasi, baka kung nag-iisa lang siya, doon niya na ibubuhos yung mga pangungulila niya na hindi nakikita ng publiko. Instead, magpasalamat na lang din tayo na nagkaroon sila ng tandem ni Mahal na nakapagpasaya sa milyon-milyong mga Pilipino. And let's all wish Migs Molino well para sa panibagong chapter ng kanyang buhay. And that's all for now, mga kaibigan. Tandaan natin na mas masarap mabuhay kung natutuwa tayo sa magiging tagumpay ng isang tao kesa sa kung ang inaabangan natin ay ang pagbagsak ng isang tao. Positive lang tayo sa isip at hindi sa COVID. Bawal kasi ang nega, lalong-lalo na sa mga kaisipan natin. Mag-ingat po kayo lagi. God bless and bye-bye!